cash na 15,000 pesos. No, mag-prepare kayo. Sa mga, ano naman, sa mga first-timer, hindi naman agad-agad yan kung ibibigay nyo yun sa agency. Saka na kayo mag-full niyan kapag meron na kayong visa. No? Kasi ang pinakauna dyan is medical. And then, kapag sa agency to kayo, medical plus down payment na 3,500 yata o 3,000. Kaya sa agency 2, prepare kayo in cash talaga pong mag-report kayo ng 6,500. Medical at saka down payment. Na? Pero sa mga first timer, alam nyo na kung magkano babayaran nyo sa kanilang training is nasa mga 8,000 yata. Mas malaki kasi ang babayaran ng first timer dahil kailangan nyo nang mag-training ng NC2. Ang mga ex-abroad lang po ang hindi mag-training. Okay? Sa about Malaysia pala, sa mga first timer, meron talagang salary deduction. Kung ayaw nyo ng salary deduction, kung meron na kayong NC2. Okay? Meron kayong NC2. Pero meron talagang agency, aray ko, nagdi-deduct ng half month o one month. Magdipindi sa agency sa Malaysia kung saan po kayo na-hired. Ha? Ang Singapore natin, hindi parehas ang deduction nila. Merong 2 months, meron ding 3 months. Depende sa agency na magkaroon kayo ng employer. Kasi marami pa rin hindi alam, lalo na siguro yung mga new followers natin, no? Kung magkano ang iprepara kung mag-apply sa Hong Kong. Hindi na po malaki ang babayaran nyo sa Hong Kong. Hindi naman babayaran yan eh. Process niya yan sa inyong application kasi wala na pong placement fee. Processing fee na po ang tawag noon, katulad ng medical sa inyo po yon. Okay? Then, kapag first timer ka, sa inyo po ang TISDA certificate, training for, ano, TISDA, no? Magti-training kayo para pumasa kayo sa assessment para makakuha kayo ng NC2 na domestic worker. Yung iba nagtatanong, ma'am, expired na po yung ano namin, NC2. Puro ex-abroad po kami. Hindi na po kailangan yon. Hindi na po kailangan ng NC2 sa lahat ng mga ex-abroad. Info sheet na lang po. No? Eh, paano kung wala kami info sheet kasi tourist kami nung umalis? O di, mag-training kayo. Kasi back to zero kayo. Pero ex-abroad pa rin ang inyong application. Wala pong problema yon. Ex-abroad yung application. Pero kailangan nyo mag-training para makakuha kayo ng NC2. Napakaswerte nyo na ngayon, ha? Hindi katulad sa amin noon. Hindi man namin malaman kung saan kami mag-a-apply. Pero ngayon, sa social media, pwede na, no? Through Facebook na. Kahit nasa bahay ka, kahit sa ang sulok ka ng Pilipinas, kahit nasa abroad, pwede na mag-process. No? Kasi noon, nung kalakasan ko pa, malakas pa rin ako. Mas malakas ako kami ngayon kasi 3 kami ngayon. Kahit nasa ibang bansa pa ay nagkaroon na ng mga employer. Yun nga ako isang aplikante eh. Nag-apply siya for Malaysia, nasa ibang bansa pa siya, na employer na. No? For Malaysia ang gusto niya. Baka may mga kilala kayong mga Muslim na mga kabayan natin. Gusto mag-Malaysia. No? Yun ang hiningin ng agency. Yung mga Muslim. Ang ahim!